Hello. Magsiluhod po ang lahat at ating dasalin ang litanya ng pasasalamat matapos ang pandemya ng COVID. Tumulog tayo sa Panginoon na siyang nagpapanibago sa lahat para sa lahat ng biyaya at pagpapalang tinanggap natin habang panahon ng pandemya ng COVID. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Para sa pagpapaalala sa atin ng kawalang katiyakan ng buhay sa pagsasanggalang sa atin noong mga panahong walang nais magpatuloy sa atin at sa pagtuturo sa atin ng mga bagay na tunay na mahalaga. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa pagkakataong tayo ay nagkaisa sa pananampalataya at pagmamahalan, sa kabila ng pagkakalayo-layo na ipinataw sa atin ng karamdaman, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa mga bayaning bukas palad na nag-abot sa atin ng tulong pang-agham, panlipunan at pang-espiritual sa kabila ng panganib na maaring idulot nito sa kanilang buhay. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng mga bagong tuklas na gamot at bakunang pamuksa sa virus, at para sa biyaya ng likas na immunity laban sa sakit, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng presensya noong panahong tayo'y nangangamba at nababalisa, nalulumbay at naiinip sa gitna ng pandemya, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi lingid sa iyong kaalaman ang laman ng aming isipan. Bawat patak ng aming luha ay iyong pinahahalagahan. Nababatid mo ang lahat ng aming kagalakan. Nakipanahang ka sa mundo naming batbat ng sakit, dusa at kamatayan at mga takot na kinahaharap namin ay iyong nauunawaan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa iyong mapagpalang pag-ibig sa kasagsagan ng pandemya ng COVID. Katulad noong pagtangis mo sa kamatayan ni Lazaro, dulot mo ng buhay na walang hanggan ang mga pumanaw dahil sa coronavirus. Ang aming mga pangamba ay pinalitan mo ng ligaya, kaya nag-uumapaw ang aming puso sa pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Sa iyo ang lahat ng kadakilaan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maria, saklulo ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. Tayo na po ang lahat. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit.
Diyos na sa inyo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sandinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ialay natin ang misang ito sa mga taong ating minamahal, sa ating pamilya, sa ating mga kapatid, sa mga taong tumutulong sa atin, mga taong tinuring tayong kapamilya, mga nagmamalasakit, mga naglilingkod sa atin, mga tao na hindi tayo iniwan sa panahong tayo nahihirapan, sa mga taong lubhang nangangailangan din ng pagmamahal, sama natin sila sa ating panalangin ngayon. Alay natin ang misang ito para sa kanila, maging sa ating sarili. Upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, ihanda natin ating mga sarili at pagsisihan natin ang mga nagawa nating mga pagkakasala. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patumbayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Manami makapangyarihan, pinapasapit mo sa mga bansa ng silangang Europa ang liwanag ng mabuting balita nung ito'y pangaral na magkapatid na si San Cirilo at San Methodio. Ang aming buong pagkatao'y mapuspos nawa ng liwanag ng kabatiran tungkol sa iyong salita. Kami naway maging sambayan ng nagniningning sa ganap na pagkakaisa sa matapat na pananampalataya at maasahang paninindigan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Nakita ng Panginoon na labis na ang kasamaan ng tao at wala na itong iniisip na mabuti. Kaya't ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Bakit ba ninalang ko pa ang mga tao? Sa mga nilalang niya'y sinuwi lamang ang naging kalugod-lugod sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Noe, pumasok kayong mag-anak sa daong. Sa lahat ng tao'y ikaw lamang ang karapat-dapat sa akin. Magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis at 1 pares naman sa di malinis. 7 pares din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang ang bawat uri ng ibon at hayop ay maligtas. Sa gayoy, daraming muli ang mga ito. Pagaraan ng 1 linggo, pauulanin ko ng 40 araw at 40 gabi upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig. At ginawa nga ni Noe ang bawat iniutos ng Panginoon. Pagaraan ng 1 linggo, bumahanga sa daigdig.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakilat, marangal ang kanyang ngalan. Ang Poon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal, yumuko sa bawat isa kapag siya ay dumatal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na ang Poon, tinig niya'y ubod lakas, ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos, parang kulog na malakas. Kaya't mga nasa templo'y sumisigaw na gagalak. Panginoo'y papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang naghahari sa dagat na kalaliman. Namumuno siya noon bilang hari walang hanggan. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral. Ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo po ang Panginoon. Sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at isa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaiingat kayo, ilaga ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ang lebadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad, wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi iyon. Alam ito ni Jesus, kaya't sila'y tinanong niya, bakit inyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakakaunawa? Hindi ba pa ba ito abot na inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo ng paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bakol ang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At ng paghati-hatiin ko ang 7 tinapay sa 4,000. Ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nina. At hindi pa rin ninyo nauunawaan, wika niya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Valentine's po sa inyong lahat. Pakibati niyo yung katabi niyo, Happy Valentine's. Happy Valentine's, Happy Valentine's. Ngayon din sa atin sa mga nanonood sa Facebook Live, TV Maria, Twitter, at sa YouTube.
sa mga kapatid nating nasa ibang bansa at malalayong bansa, na kung saan binabati namin kayo mula sa dambana ng itim na Nazareno ng Happy Valentine's, araw ng pag-ibig, araw ng mga puso, buong daigdig ay nagsasaya dahil sa araw ng puso. Dumaan ako sa Midangwa kanina papunta rito. Ang daming bulaklak, ang daming lobo, ang daming puso na binebenta. Ang dami. Kasi ngayon ay Valentine's Day. Masarap ang maibig ka. Masarap ang maranasan mo ang pag-ibig. Masarap na iniibig ka. Pero dumadanas din ang maraming nang kawalan ng pag-ibig. Kaya nga sabi ni Mother Teresa, hindi lang sa tinapay o sa pagkain talagang nagugutom ang sanlibutan. Gutom ang sanlibutan sa tunay na pag-ibig. Marami naghahanap ng pag-ibig na para baga ang pag-ibig ay parang romantiko lang na relasyon. Kaya may mga nagsisimba't nagtatanong, meron pa rin nagpipetisyon na kung saan kailan darating ang kanyang love life. Kailan siya magkakasyota? Kailan siya magkakasyoto? Naghahantay siya ng pag-ibig. Marami rin pong tao ang hindi nakakaranas ng pag-ibig. Sa katunayan, maaring tayo. Naranasan niyo na bang taking for granted ka? Naranasan mo ba na mahalaga ka lang kasi merong nakukuha sa'yo? Naranasan mo na bang papansinin ka lang kasi merong kang ibibigay? Naranasan mo na ba na kung wala kang ibibigay, wala ka? Hindi ka papansinin. Naranasan nyo na ba yun nang hindi ka pinapansin? Hindi ka minamahalaga kasi mahirap at wala ka? Naranasan nyo na ba yun? Ako inaamin ko sa inyo bilang pare. Dinadanas namin ako, marami akong kapatid na pare, na sometimes taking for granted lang kami sa mga parokyano namin o parishioner. Mahalaga lang kami kasi may naibibigay, may nagagawa, natutulong. Pero kung wala kami maibigay, isang pagkakamali lang namin, patay na kami. Dinadanas ko rin yung taking for granted lang ako. Nararanas ko rin na laging mali ang nakikita sa akin, pero hindi nakikita ang marami kong sakripisyo. Maraming tao rin ganun, hindi lang sa amin, hindi lang sa akin, na walang nakikita kundi pagkakamali natin at pagkukulang. Kaya ang hirap dumanas ng pag-ibig. Maraming manloloko, maraming matatamisang salita at dila na kung saan pupurihin ka pagkaharap ka, pero pagtalikod mo, sinasaksak ka. At ang masakit, minsan sila pa yung mga tinutulungan mo. Ang ebanghelyo natin ngayon nagsasalita. Ano sabi niya? Nalimutan niyo na ba? Dahil totoo, marami sa atin nakakalimot at marami ring lumilimot sa atin. Nakakalimutan ang kabutihan natin at nakakalimutan din natin ang kabutihan ng iba. Sometimes tayo yung taking for granted natin ang mga nagmamahal sa atin. Taking for granted mo ang kapatid mo, ang magulang mo, ang anak mo, ang mga tumutulong at nagsasakripisyo sa iyo. Dahil kasambahay, dahil kasama sa bahay na may sweldo, taking for granted natin sila. At ang katumbas ng kanilang paglilingkod natin kuminsan ay salapi lamang. Hindi lang salapi kung bakit nagtatrabaho ang isang tao. Hindi salapi yung katabi mo kahit siya'y nagsisikap. Yung katabi mo, taong katulad mo, ikaw na tao, dumadanas ng sakit din ng loob. Nagnanasa rin yung katabi mo, katulad mo, na mahalin at unawain. Nagnanasa rin
na hindi nakikita lang yung pagkakamali, nagnanasa rin. Kaya ano sabi ng Panginoon ngayon, huwag niyong kalimutan yung ginawa ko. Huwag niyo akong pagdudahan. Ang hirap nun. Naranasan yun bang pagdudahan ka? Paghinalaan ka? Kahit hindi mo ginagawa, nagdududa sa'yo? Ano sinasabi ng Panginoon? Huwag mong kalimutan. Nakalimutan niyo na ba, sabi ni Jesus, kung anong pagmamahal meron ako sa mga tao? Ang ginawa ko doon sa 5 tinapay, ang ginawa ko sa 4 na tinapay. Dahil sa pagmamahal ko yan, ayokong magutom ang tao. Ayokong magutom. Kaya bakit nyo kinalilimutan ang ginawa ko sa inyo? Tayo rin, minsan kinalilimutan natin yung mga pinagkakautangan natin ng loob. May mga tao tayong ginawa nating taking for granted lang. Baka sarili mong magulang, naaalala mo lang pag birthday nila. Baka nga birthday nila, hindi ka pa rin natulong. Ang asawa mo, ang syota mo ngayon, Valentine's Day ngayon, na-text mo na ba sila? Nasabihan mo na ba silang, I love you, mommy, I love you, daddy, I love you, nai, I love you, tay? Nasabihan nyo na ba? Mga kapatid nyo, mga tsuhin at tsahin nyo, mga kaibigan ninyo, baka nalimutan ninyo. Alam nyo, kahit kinakalimutan ang tao, laging kinalilimutan ng Diyos. Naalala lang ang Diyos kapag may kailangan. Alam naman natin yan, isang katotohanan yan. Pero ang Diyos, may kailangan man tayo o wala, si Jesus Nazareno, magdasal ka man o hindi, alalahanin mo man siya o hindi, hinding-hindi ka niya kinalilimutan. Yun ang pinagkaiba ni Jesus Nazareno. Lagi niya tayong naaalala. Nagkasala man tayo, mali man tayo sa buhay, marami man tayong nagawang pagkukulang. Ang Jesus Nazareno, hindi ka kinakalimutan. Kalimutan mo man siya, kahit saglit, hindi ka nawawala sa puso't isipan niya. Kaya ngayon, Valentine's Day, siya yung unang nagmahal. Siya hindi unang kumakalimot. At salamat naririto ka dahil nagsasabi ka ng I love you, Jesus. Ulitin nyo nga. Ang hina? Sabihin nyo nga. Ang hina pa rin? Lakas nyo nga. Para akong bingi. I love you, Jesus. Kasi maaaring nandito lang ikaw, penge, Jesus. Ang lakas-lakas mong humingi. Pero ang hina mong sabihin sa kanyang, mahal kita, Panginoon. Tulad ni Santa Teresa ng Batang Jesus. Mahal kita, Panginoong Jesus. Dalhin mo man ako sa impyerno. Maghirap at magdusa man ako. Kahit walang langit. Ano sabi ni ni Santa Teresita ng Batang si Jesus? Mahal kita, Panginoon. Sana ganun din tayo. Kahit babad tayong parang chicharon sa sukang maasim. Sa dami ng problema at hirap natin, masambit pa rin natin, mahal kita, Panginoong Jesus. Valentine's Day ngayon. Hindi lang tayo naghahanap na sabihan tayong I love you. Naghahanap din yan na sabihin mo sa Kanya. At sa pagsasalita natin sa Kanya ng I love you, Jesus, o mahal kita, Panginoon, ngumingiti yan tulad mo. Tulad mo na pag sinabihan ka ng mahal ka ng minamahal mo. Pag sinabi sa iyo ng anak mong I love you, Daddy. Pag sinabi sa iyo ng iyong kapatid, mahal kita. Ngumingiti tayo. Siya rin ngumingiti. Kaya ngayong Valentine's Day, sino ka-date natin? Sino ka-date ko? Ang poong Jesus Nazareno.
kahit walang flowers, kahit walang chocolate si Jesus sa atin. I love you, Jesus. I love you. Sabihin nyo nga ulit, yung may damdamin na, sige nga. Yung may feeling, siyempre, pag sa syota mo, o sa asawa mo, pag nagsabi kang I love you, talagang with feeling. Pag sinabi mo sa asawa mo, syota mo, I love you. Wa? Ano? I love you. Walang dating. Pero pag dahan-dahan, nanggagaling sa puso, ngumingiti ka. Ngumingiti ang mahal mo. Ngumingiti si Jesus Nazareno. Panginoon, puno man kami ng hirap. Dami man naming pagsubok. Alam namin mahal mo kami. Nahihirapan man kami sa buhay. Panginoon, mahal ka namin. Mahal na mahal ka namin. Mahal na poong Jesus Nazareno. Hindi magbabago yun kahit napakarami naming hirap. I love you, Jesus. Sige nga. Amen. Palakpakan natin ang poong Jesus Nazareno. Love you, Jesus. I love you, Jesus. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, natitipon tayo bilang sambayanan ng Diyos. Dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Ama. Panatag ang ating kalooban at ay Kanyang pagbibigyan. Sa bawat kahilingan natin pong itutugon, maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang ating mga pastol sa simbahan, naway italaga ng buong buo ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga magulang at guro, naway maging mga buhay na huwaran ng pananampalataya sa mga taong nasa kanilang pag-aaruga. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat naway maibigay ang lahat ng ating makakaya para gawin ang nararapat at nawa ang salita ng Diyos ang siyang magbigay sa atin ng lakas. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat naway magpakita ng malasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tumahimik po tayo sumandali at ipagdasal po naman natin ang mga sarili nating kahilingan at ang ating mga pasasalamat sa pag-ibig ng poong Jesus Nazareno sa atin. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig at laging maglingkod sa iyo na may mapagbigay at malinis na puso. Iniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay sa iyong kabutihan.
bagsak ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay naming nasa dambana. Ngayon sina San Cirilo at San Metodio ay ginugunita upang ang paghahain ito na sa kanila'y nagpadakila ay magdulot sa amin ng patawad mong sagana sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ika'y aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ngayon sina San Cirilo at San Metodio ay pinararangalan sa pamumuhay nilang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaysa nang sambayanan mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, imbanal ang mga kaloob na ito. Pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun hindi naman na matapos ang hapunan, nawa kaniya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Pagbungi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuliin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalun sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mga labirhing Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal ni San Cirilo, San Metodio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Niling namin kami adya sa lahat na masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan, pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigay ang kahit magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, naririto si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya, ang Poong Jesus Nazareno, ang nagmamahal sa atin na walang pasubali. Mapalad tayo ngayong tinawag sa piging ng kaniyang pag-ibig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawaingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. As we gather
here in Christ. Feel the Spirit breathe upon us, the breath of life, grace and divine. We have come to break the bread. We have come to share our lives. Let us bring these fruits to the table. The love of God, yours and ang katawan ni Kristo, ang katawan ni Kristo. Behold the body of Christ, Jesus our Savior and life. Rejoice, O people of God, we are the body of Christ. When we gather in our homes, through our prayers and our meals, we are fed and nourished together. Our families broken and blessed. In the household of the Lord, where we come to share the meal, are fed the words of our Savior. One family strengthened and healed. Ang katawan ni Kristo, ang katawan ni Kristo. Jesus, our Savior and life. Rejoice, O people of God. We are the body of Christ. Ang katawan ni Kristo. Our Savior and life. Rejoice, O people of God. We are the body of Christ. Announcement. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na protection laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster.
Maraming salamat po sa inyong paggalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga nakinabang ngayong ginugunita sina San Cirilo at San Metodio ay pagdibayinawa at pagibayuhin sa paninindigan sa kabuuan ng pananalig at sa pagtahak sa ipinakitang landasing hahantong sa pagkasagip sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas, sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ika'y kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, mayo kayo sa pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati.